Sumiklab po ang sunog sa isang residential area sa Bulelac Street sa Barangay Malanday, Marikina kanina pong madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nahirapan pa ang mga bumbero dahil sa makipot na daan papasok sa lugar. Napula rin ang apoy wala pang isang oras. Inaalam pa kung ilang bahay ang natupok at kung ano ang pinagmula ng apoy. Nababahala naman ang isang ina dahil hindi niya pa nakikita ang anak niyang may kapansanan. Sa inisyal na paghahanap ng mga bumbero, hindi pa nila matukoy kung may natrap sa mga nasunog na bahay. Babalik daw sila para ituloy ang paghahanap at ang imbestigasyon. Mga kapuso, maging masino pa rin po tayo sa paggamit ng kuryente dahil manipis pa rin ang supply nito. Nagtaas po ulit ng yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines sa Luzon at Visayas Grids ngayong araw. Yellow alert ang Luzon Grid mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Pati mamayang alas 8 hanggang alas 10 ng gabi, kasunod po yan ng pagpalya ng 22 planta habang 2 ang tumatakbo sa paubos ng kapasidad. Sa mga customer ng Meralco sa Luzon, pwedeng mag-report sa kanilang social media accounts kung may problema sa kuryente sa inyong lugar. Naka-yelo alert din ang Visayas Grid mamayang alas 1 hanggang alas 4 ng hapon at mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mahigit 6 na oras ng brownout sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City. Yan po ay matapos sumabog ang linya ng kuryente roon kaninang madaling araw. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Christian Manyo ng Super Radio DZWB. Christian? Connie, sa gitna ng mainit na panahon, ilang oras na nagpapaypay ang ilang residente sa Barangay Apolonio Samson sa Balintawak, Quezon City. Ito ay matapos may sumabog daw na linya ng kuryente sa kanilang lugar kung saan naabot ng higit 100 bahay ang apektado. Ayon sa ilang residente, bandang alas 4 na madaling araw pa nawala ng kuryente at hindi pa rin naibabalik hanggang sa mga oras na ito. Marami nang napuyat, may ilang hindi nakapasok sa trabaho, habang maraming estudyante rin ang apektado ang online learning. Tinitignan na ng Meralco ang sanhi ng pagsabog ng linya at hindi pa masabi kung anong oras may babalik ang kuryente. Connie? Maraming salamat, Christian Manyo ng Super Radio DZWB. Posibleng maharap sa reklamo ang grupong umakyat sa Bulkang Mayon sa Albay kahit bawal. Ayon sa Albay Provincial LGU, walang permit o clearance ang ginawa sa viral blog. Paalala, nasa alert level 1 ang Mayon kaya bawal pong pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ito. Handa raw magsampa ng reklamo ang Bicol Regional Police Office sa oras na matukoy kung sino-sino ang mga umakyat sa bulkan. Iniimbestigahan din ng Department of Tourism Region 5 kung may local tour guide na tumulong sa mga nasa vlog. Sinusubukan pa rin ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng grupong umakyat sa bulkan. Pumalo po sa 57 pesos and 78 centavos ang halaga ng piso kontra sa dolyar. Yan na ang pinakamababang palitan mula pa noong November 2022. Sabi po ng Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi naman humihina ang piso. Sadyang lumalakas lamang daw ang dolyar. Marami raw kasi ang bumibili ng dollar sa gitna po yan ng lumalalang tensyon sa Middle East. Patuloy raw itong minomonitor ng BSP at nakahanda sila kung sakaling magkaroon ng malaking pagbabago sa halaga ng piso. Good news sa mga motorista, inaasahang magkaka-rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, may inaasahang bawas presyo na 40 hanggang 60 centavos sa kada litro ng diesel. 20 hanggang 45 centavos naman ang posibleng tapyas sa gasolina. Para naman sa kerosene, pwedeng bumaba yan ng 70 hanggang 90 centavos kada litro. Maaari pang magbago yan, depende sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa mahigit 53 hanggang halos 69 pesos ang bawat litro ng diesel sa NCR. Halos 60 hanggang halos 84 naman ang sa gasolina. Mahigit 73 hanggang halos 85 pesos naman ang bawat litro ng kerosene.
Narito ang latest mga mare at pare ngayong Thank God It's Friday. Bridgerton fever is on para kay Kapuso star Andrea Torres. Looking regal sa kanyang mga aura si Andrea sa event ng hit series sa New South Wales, Australia. Enjoy ang sparkle artist sa activities gaya ng watercoloring at perfumery. Nakabonding din ni Andrea ang dalawang bida ng series na sina Nicola Coughlan at Luke Newton. More bits ang na-reveal sa backstories ng new generation of Sangres sa Philippine Book Festival kahapon. Shinare ni Sangretera Bianca Umali sa book reading session na lumaki siya sa mundo ng mga tao. Si Sangre Adamos naman, played by Kelvin Miranda, ikinuwento ang buhay nilang mga adamyan. Proud si Sangre Flamara Faith da Silva sa kanyang dugong hator. Sulat naman para sa Encantadia ang binasa ni Sangre Dea, Angel Guardian. Kamakailan ibinahagi rin ng Sangres na tuloy ang pagpapaganda sa costume at set para sa Prime serye na ipalalabas this year. Ito na ang mabibilis na balita. Tatlo ang patay sa bangga ng dalawang motorsiklo sa San Andres, Catanduanes. Tama sa ulo ang ikinamatay ng tatlo ayon sa pamunuan ng ospital. Dalawa raw sa kanila ay nakainom. Sugatan naman ang isa pang angkas. Ayon naman sa mga pulis, nangyari ang aksidente nang mag-overtake ang isa sa mga motorsiklo at makasalubong nito sa kabilang lane ang isa pang motorsiklo. Sa Virac naman sa Catanduanes pa rin, sugatan ang isang batang 6 na taong gulang matapos mabangga ng motorsiklo. Ayon sa saksi, tumatawid ang bata nang bigla siyang umikot pabalik, kaya hindi na nakaiwas ang paparating na motorsiklo. Parehong sugatan ang rider at ang bata. Nagkaayos na ang magkabilang pani. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos bumangga sa isang poste ng kuryente sa Tayum, Abra. Ayon sa investigasyon, nawala ng kontrol ang 19 anyos na lalaki sa kurbadang bahagi ng kalsada hanggang sa sumalpok sa poste. Sabi ng pulisya, walang suot na helmet ang biktima. Nakainom din daw siya ayon sa kanyang ina. Mga Kapuso, wala pong inaasahang bagyo o sama ng panahon ngayong pong huling weekend ng Abril. Ayon sa PAGASA, easterlies ang nakakaapekto sa bansa. Dala-dala po nito ang mainit na temperatura at may mga panandaliang ulan din sa ilang lugar. Posibleng umabot sa 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman sa Apari, Cagayan at Aborlan, Palawan. May 9 na iba pang lugar sa Luzon ang makakaranas ng 44 hanggang 45 degrees Celsius na heat index. Maglalaro naman sa 42 at 43 degrees Celsius ang tindi ng alinsangan sa 21 lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga susunod na oras, posible pa rin po ang heavy rain sa ilang panig ng Mindanao. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kaya kung maging alerto mula sa banta ng baha o landslide, ingat po tayo ha. Bukas naman po hanggang sa Linggo ay may chance muli ng ulan sa ilang bahagi ng bansa, particular sa Visayas at Mindanao. Mananatili namang mababa ang posibilidad ng ulan dito sa Metro Manila ngayon pong weekend. So alam na mga Kapuso ha, ihanda ho ang panangga sa init ng panahon. Jumping salad at sisig na may strawberry? Nako, saan naman kaya ang biyahe ni Drew? Heto na ang preview. Iba't iba man ang kultura at paniniwala, may isang bagay na tiyak mapagkakasunduan nating lahat. Ang hilig natin sa pagkain. Pero paano kung ang kakainin, buhay pa? Mapapalundag ka raw kapag kumakain ng jumping salad. Ang main character, itong mga kuros o maliliit na hipon. Pero bago matikman, paairapan muna ang paghuli sa mga yan. Itong style na to, first time ko na-experience. Ito, syempre may lansahan pa din. May konting asim dahil nga naglagay tayo ng konting pampaasim, which is yung green mango. Pero kung ito yung nakasanayan nila, I'm sure kapag ikaw yung tiga dito, ito yung hanap-hanapin mo. Food is generally dictated by the geographical condition of the place.
Dahil sa ganda ng lupa rito, mayaman sa agrikultura ang Tarlac. At makikita natin yan ngayon, Bieros. Lilipad ako, sakay ng paratrike. A few hundred feet, nakikita mo na, oh wow, you see a different perspective and you appreciate that perspective, lalo na kung saan, kung ano yung nakikita namin that side of Tarlac. At ang sisig sa isang parte ng Tarlac, hinahaluan daw ng prutas. Tara, Bieros, samahin niyo akong tikman ang Flavors of Tarlac. Walang lusot sa paninikit ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang mga sasakyan ng gobyernong dumaan sa EDSA busway. Sa ulat ng Super Radio DZBB, kabilang sa mga natikitan sa operasyon nila sa Ortigas sa Mandaluyong, ang tig-isang sasakyan ng AFP at PNP. Wala pang komento ang dalawang ahensya. Ayon sa ipinalabas na sulat ng DOTR sa MMDA, ang pinapayagan lang dumaan sa busway ay ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, Speaker ng House of Representatives at Chief Justice ng Korte Suprema. Papayagan naman ang mga ambulansya, fire trucks at police cars kung may sakay na pasyente o rumiresponde sa emergency. Nanuyo po ang isang tanima ng ampalaya sa Albay dahil sa matinding init dulot ng El Nino. Nabansot at nanilaw ang mga ampalaya sa barangay Binatagan sa Iligao City. Kahit araw-araw pang-araw nilang dinidiligan yan. Ayon sa mga magsasaka, mahirap makipagsapalaran kung kalikasan na raw mismo ang kanilang kalaban. Sa Bontoc Mountain Province, bumuhos ang malakas na ulan sa gitna ng tag-init. Ikinatuwa at pinagpasalamat naman yan ng mga residente dahil naibsan nito ang matinding init ng panahon. Isinailalim naman sa State of Calamity ang bayan ng Solsona sa Ilocos Norte dahil sa kakulangan sa supply ng tubig dulot ng dry spell. Kaya ang mga residente ay matyagang pumila para umigib ng rasyong tubig mula sa Bureau of Fire Protection. Kuha sa video na yan ang pananalasa ng nais patang ipo-ipo sa bayan ng Alcala sa Cagayan kahapon. Kwento ng uploader, dumating ang malakas na hangin at kidlat at saka nabuo ang ipo-ipo. Sa lakas at laki nga nito, nagtumbahan ang ilang puno roon. Bumuhos din ang malakas na ulan pagkatapos nitong manalasa. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Tuloy ang clearing operations ng MMDA bilang paghahanda para sa Kamuning Flyover Retrofitting Project. May ulat on the spot si Oscar Oidas. Oscar! Yes, Connie, muling nagsagawa ng bantay sa gabal operation ang mga tauhan ng MMDA ngayong araw. Ang pinuntirya nila, ilang mga kalsada sa Quezon City na gagawing alternatibong daanan ng mga sakyang maapektuhan sa isasigawang repair sa southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Pinaalis sa mga kariton na nakapuesto sa mga bangketa. Pinagbabaklas ang ilang makeshift ng mga kainan, pinagkukuha pati mga lamesa. Wala rin kawala ang ilang sasakyang nakaparada ng alanganin. Yung mga sasakyang walang driver na nakaparada sa bawal na lugar, hinatak. Nais matiyak ng MMDA na magiging libre mula sa mga obstruction ang mga kalsadang magsisilbing daanan ng mga motorista sa oras simula na ang pagkukumpuni ng EDSA Kamuning Flyover sa May 1 na magtatagal hanggang Oktubre. Bagamat patuloy na madadaanan ang ilalim ng flyover, asahan na raw na ang matinding pagsisikip dito. Ayon sa MMDA, kung kinakailangan, babalik-balikan daw nila ang mga pinasadahang lugar. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Mabibilis na balita po tayo. Patay sa pamamaril ang isang lalaki at 4 na taong gulang niyang anak sa Dolores Abra. Ayon sa pulisya, nanonood sa cellphone ng mag-ama habang nakahiga sa isang folding bed sa labas ng kanilang bahay ng barilin ng mga demotorsiklong salarin. Sabi ng pulisya, posibleng na damay lang ang bata sa pamamaril. Hindi naman daw alam ng misis ng lalaki kung merong kaaway ang kanyang mister. 3 ang naaresto sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Baguio City. Nakuha mula sa unang suspect ang 2 baril at hinihinalang shabu na may street value na halos kalahating milyong piso. Tumanggi siya ang magbigay ng pahayag. Mula naman sa 2 bakasyonista mula sa Maynila, nakuha ang halos 400,000 pisong halaga ng umano'y shabu. Hindi sila nagpa-interview pero itinanggi nilang sa kanila ang mga nasabat na droga.
Ito na, marami hong ugaling Pilipino talaga ang nakakamangha, di ba? Naman, kabilang na riyan, syempre yung pagkasabi ng po at opo at pagmamano. O, ito po. Kilalanin natin ang mga asong Cavitenyo na pagkagalang-galang daw. Certified Noy P ang doggy na si Sherry Girl. Kung usapan ay ugaling pagmamano, eh numero uno ang alagang aso. Gian sa pagyoko, ha? Kahit walang aginaldo. Kwento ng owner na si Kuya Fernando, 17 ang alaga niyang aso at bukod kay Sherry Girl, role model din sa magandang ausal ang aspie na si Barako. Ang heartwarming video ni Sherry, halos 5 million na ang views. Mm-hmm. Eh God bless ngayong Biyernes, Sherry Girl. Kayo ay trending. Eh buti pa yung aso na turuan, 'di ba? Maraming mga kabataan ang hindi na ho alam magmano ngayon, ha. Parang medyo nawawala na siya. Oh, matuto sila kay Sherry Girl. Oo. Ngayon medyo modern na kiss na lang. Beso-beso. Require pa rin ng mano. Hindi ito isa. Iba pa rin 'yun eh. Oh, isa sa pinakamagandang kumbaga na papamana natin eh sa kabataan. Yes. Diba? Respeto sa mga nakatatanda. Oo. Ano po? unique ba to sa Pilipino yung pagmamano? Yung pagmamano yan. Oo, parang unique yan sa atin. Yung act ng pagmamano. Kaya, mano po. Mano po. Ayan. Ito po ang balitang hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampea. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Bawal magmano pag mas Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.